guys! Welcome to my wife's channel! Narito na naman tayo mga kawais para pag-usapan at matutunan ang tungkol sa ating mga alagang pusa. At ayon nga sa Egyptian history na ang mga pusa ay pinaniniwala ang mediator sa pagitan ng dalawang terrestrial dimension sa mundo ng mga tao at sa spiritual world. At alam nyo ba na ayon sa cat mythology, ang mga pusa ay nabiyayaan ng kakayahan na makadetect ng mga vibration at makadetect ng negativity kahit sa mga gesture lang yung nakikita nila, nasisense nila agad dun kapag ang isang tao ay may taglay na negativity sa kanya o siya ay isang masamang tao. At nilalayuan nila agad ito. Alam nila na ang mga taong ito ay hindi mahihilig sa pusa. Kaya ang mga pusa ay may kakayahan din na magtaboy ng negativity sa kanilang paligid. At naniniwala nga pa kayo na ang mga alaga natin ay nakakakita ng mga bagay-bagay na hindi visible sa ating human eye. Minsan, mapapansin natin na yung mga alaga natin, mga pusa, na sobrang weird nung behavior. Sobrang weird nung behavior ng pusa. Yun bang tumitingin sila sa isang direction na wala naman silang tinitingnan or hindi natin nakikita kung ano yun. Minsan naglalaro sila, wala naman silang kalaro. Diba? Yun yung mga iba't ibang weird na behavior nila. Alam nila kapag yung isang lugar ay nagtataglay ng negativity, nilalayuan nila yan. Kaya swerte mo kapag pinili ka na puntahan ng ligaw na pusa na magpaampon sa'yo, pinili niya ang tahanan mo na maging tirahan niya dahil nasisense niya ang positivity. Kapag natutulog tayo, binabantayan tayo ng mga alaga nating pusa. Nagugulat na lang tayo na sa tabi na natin sila. Binabantayan nila tayo laban sa mga masasama or negative na element o sa paligid natin. Maswerte tayo na meron tayong mga alagang pusa sa ating paligid. Yan ang mga pakinabang na nakukuha natin sa ating mga alaga, lalo na yung pusang itim. Malakas silang maka-detect ng negativity. Yun yung trabaho nila. Mag-absorb ng negative energy sa katawan mo at itatapon nila palabas. Mag-absorb sila ng negativity dun sa tahanan mo at itatapon nila palayo. Yan ang kakayahan ng mga pusang itim. At isa pa sa mystical power ng mga black cat ay kapag may taong nililibak sa'yo or sinisiraan ka ng talikuran or nagagalit sa'yo ng walang dahilan, naiinggit sa'yo, yung mga negative na ganong mga tao na nagsasalita ng mga negative na bagay tungkol sa'yo, yung kakayahan ng pusa ay ibalik yun sa taong yun, yung mga negative na sinasabi niya about sa'yo. Mga taong nanlilibak sa'yo, parang nagbubumerang or bumabalik sa kanila yung mga pinagsasabi nila. Yan ang advantage. Kaya kung may alaga kang black cat, maswerte ka mga kawais dahil nagtataglay sila ng kakaibang kakayahan. Mga malakas ang pakiramdam at vibration ng at na makakatulong sa'yo. At meron silang importanteng ginagampanan. At alam niyo po ba
na pag nagpapakita tayo ng pagmamahal sa ating mga alaga, ito ay susuklian din nila ng kaputihan at magagandang bagay. Binibigyan natin ng pagmamahal at inaalagaan natin ng mabuti ang ating mga alaga, isusuklian din nila tayo ng totoong pagmamahal at susuklian din nila tayo ng mga bagay or mga mystical power na pwede nilang gamitin para maprotektahan tayo at mapakinabangan natin. At talaga namang suswertehin tayo. Kung papansin ninyo po, kapag tayo ay merong pasensya at pangunawa at pagmamahal sa ating mga alaga, saka naman pumapasok yung mga positive vibes at swerte sa ating buhay. Oo po yan, mga kawais. At alam na alam po yan ng mga alagang husang itim dyan. Pagmamahal, pasensya at pangunawa sa ating mga alaga. Siyempre, mga pusa lang din yan. May mga nagagawa silang mga kalokohan dahil nga sa cat nature nila. So, nasa atin yung mahaba nating pangunawa at pasensya. So, mga kawais, goodbye! At sana'y may natutunan na naman po kayo. Kung mayroon po kayong mga pasaway ng mga pusa, pagpasensya nyo na lang po at ibigay ninyo ang pagmamahal sa kanila. At mapapansin ninyo ang mga magagandang pangyayari at magdadatingan ang mga swerte sa inyong buhay at sa inyong tahanan. Thank you, mga kawais, sa panonood.